So, ayun na nga guys. Ito yung follow-up ko sa jigsaw natin. By the way guys, si Omangan nga bala to. So, ito yung oomangan uli natin, jigsaw. So, ayan, yan yung manual. Tapos, yun yung kasama niyang blade. Tapos, meron siyang brush na kasama. Oops, meron pang may antik na lumakad sa hita ko. So, ayan yung ano, yung brush. So, ayan yung manual. Yung extra brush ng jigsaw. So, kuhanin na ngayon natin yung ating jigsaw. So, ayan. O, wala na siyang laman sa loob. So, yun lang. Extra brush, tsaka yung blade niyang isa. Pero bumili na rin ako ng ano niya, ng mga blades ng jigsaw. Para if ever na maputol, hindi natin naasahan, meron tayong pamalit agad. Okay? So, ayan. Proman. PR. Nakalimutan ko eh. So, ayan. Ayan yung ating jigsaw. So, tanggalin muna natin yung tali nung saksakan. Ayan. And then, ayan, since natanggal na naman natin yung tali, ayan, naka-ready na rin yung ating saksakan dyan sa may tabi. Kung mapapansin nyo, gumawa ako ng extension. So, ayan. Napansin nyo dyan sa gilid, may zero. Yung ano na yan, yung steel na yan sa ilalim, hindi siya nakaganyan. So, inusog ko siya para dun sa ating roller. Para sumakto siya ron sa ating blade. Yan, yung roller. Okay, kailangan sakto yan. Yan, nakaganyan. Kung mapansin nyo, kailangan yung roller is sakto ron sa blade. So, ayan, may lock yung ano. Pag pinisil niyo yan, pwede nyo siyang ilock. Yan, para hindi kayo nangangalay. Pero hindi naman nakakangalay, since sinahawakan nyo naman yan. Hindi ko naman ginagamit yung lock function na yan. So, ayan. So, ganyan siya. Pipisilin nyo yung ano, trigger, sabay ilalock nyo. Tapos, ayan, 1 to 5 yung ating speed. So, ayan siya. Okay, 0 to 5. And then, ayan yung ano niya, length range niya. Para dun sa ilalim, tsaka sa pagkakabit ng blade. Yan. Para ma-ano nyo siya. Maitama nyo kung gusto nyo 45 degrees. Pero hindi ko siya ginagamit sa 45 degrees. Pandiretsyuhan lang. Baga sa yung ano, okay na to pang bahay itong ating jigsaw para hindi lang tayo mahirapan sa pagpuputol ng mga kahoy. Tsaka po pwede siya sa 2x2 ganyan. Teka lang. So ayan, papakita ko sa inyo yung kung paano magkabit ng blade. So yung ano, yung jigsaw ko kasi hindi ko na na-i-review, tsaka yung ating mga Lotus grinder, Lotus hammer drill, hindi ko na na-ano kasi nga medyo naging busy ako. So follow up lang natin to, tsaka yung susunod ko is yung Ronix. So ayan. Yan. Kung mapansin nyo, sinasakto ko siya roon sa ating roller, dun sa mismong gitna ng roller. Kasi kailangan yan para hindi mabakle o hindi masira yung ating pinagkakabitan ng blade. So kailangan, kasi tinutulak natin eh yung ano, yung ating jigsaw para makaputol tayo. So ayan, higpitan nyo guys mabuti kasi natatanggal yan, natatanggal yung blade na yan pag hindi nyo hinigpitan. Tapos ipasok nyo guys ng ano, isagad nyo yung pagpapasok ng blade bago nyo higpitan. Unahin nyo yung nasa baba bago yung nasa taas para mahigpit na mahigpit talaga siya. Pero wag naman yung sobrang higpit na halos maputol na yung mismong ano niya, malolost thread diyan. So ayan, yan yung blower niya sa likod para sa hangin ng ano ng makina. Para diyan lumabas yung blow, yung init sa loob. So ayan. Ayan yung ano guys, yung roller. Ayan, kailangan nakasakto dyan.
para pag pag bumabayo yung blade is umiikot lang siya ron. So saksak na ngayon natin. Eh hindi ko na ayan, mapapansin niyo tinetesting ko siya. Ayaw gumana. Ayan. Number na lang naman 'yan, guys. Number 2 lang 'yan kaya hindi mabilis 'yan. Kaya ano, naano ko yung daliri ko diyan. Ayan. Eh ayaw gumana. Hindi pala nakasaksak yung saksakan. So ayan, sinaksak ko na para makita niyo yung roller. Ayan, number 2. Para mabagal lang. Ayan, makita nyo lang. Napakita ko sa inyo. So, ayan. So, ayan siya. Mapansin yung roller, guys. Nandun doon sa gitna. So, pag tinutulak nyo siya, yan yung magiging stopper niya. Okay? So, idikit nyo lang siya dyan. So, ayan na siya. So, medyo marami tayong lilinisin kasi pinaganuhan ko yan ng upuan kasi sira-sira na. So, since yung iba pwede pa naman, kaya ganyan gagawin natin. Testing na natin. Baga puputulin ko lang yung mga dulo-dulo, yung mga pinagpakuan. Guys, yan number 3 yan ang ipang tetest ko sa kanya. Kaya sakto na rin naman yan. Titignan nyo muna, guys, kung may mga bakal o may pako pa sa loob. Kasi yun ang magiging cause na problema nyo pag sumabit yan sa pako. Okay? Tignan nyo muna kung may pako o may nakauslim pako bago kayo pumutol. Siyempre, makina yan. Sa sobrang bilis nyo, di natin alam kung anong mangyayari. So, ayan. Ayan. So, ayan guys, panoorin nyo muna yung ating jigsaw kung paano pumutol. So, ayan siya. Okay naman guys, sakto lang naman din. Hindi siya katulad ng mga circular saw na malinis na malinis talaga. Pero, okay na rin naman yan, pang bahay. Para hindi lang kayo mapawisan sa pagpawisan sa kakalagari nyo. Okay na yan. So, ayan. Okay. So, tinitesting ko siya sa 2x2. Kung sa mga plywood naman, mas madali lang. Etong mga to is medyo matigas yan. At least, kung gusto nyong gumamit ng, kung gusto nyong pumutol sa 2x2, pwedeng-pwede siya, guys. So, hindi pa rin kayo mahihirapan sa paglalagari. Pwedeng 2x2 po, pwedeng, o pwede yung plywood. So matatapos nyo ko ng gagawin nyo sa pangbahay. So, and then yung circular saw kasi is medyo mas madali siya gamitin, medyo mahal nga lang, saka ang kagandahan din nun is maganda yung pagkakaputol niya, kumbaga para ka nang nakapagliha. So, yung pangalawa natin pinutol na yung kabila niya para magamit uli natin yung kahoy. So, ayan. Okay na okay naman siya, guys. Medyo lihayin nyo lang ng kaunti yung pinagputulan nyo. So, ayan. So, meron pa akong mga puputulin. So, hanggang dito na lang, guys, yung pag-review ko nitong ating jigsaw. So, sana naunawaan nyo na. Pa-like and share and subscribe na lang, guys. So, ayan. Maraming salamat sa inyong panonood.